Naman pong magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito na naman po tayo sa kusina ng munti ni Lola Inday. Tingnan niyo po oh, yung niluto ni Lolo Dudong kahapon na paksiw. Ayan, iinitin po natin uli. Ako po ayoko nang may sabaw-sabaw. Ang sabaw po niyan ay katas na lang kamyas. Kaya kailangang patuyuin yan kapag ako po ay nagpapaksiw ng isda sa kamyas. Akin pong pinapatuyo talaga yan. Yung kamyas na lang ang matitira at walang sabaw. Yung iba naman, gusto may sabaw. Yan. Patutuyuin po natin. Sayang po kung atin na naman ibibigay kay Impoy ang mahal po ng isda ngayon. Ayan mga kaibigan. Ito na naman po ang isa sa pinakamaganda at pinakamabisa ng mga dahon. Yan po ay dahon ng guyabano at dahon po ng bayabas. Araw-araw po ay naglalaga po kami nito dahil ito po ay pwede sa high blood, pwede sa cancer, pwede sa diabetes, pwede sa mga may acid. Lahat po ng yung mga matataas ang cholesterol yan. Basta lahat-lahat na po yan. Lahat ng klase ng karamdaman ay nakakatulong po itong dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. Kaya kung kayo po ay may mga puno ng guyabano dyan sa inyo at mga dahon ng bayabas, mga puno ng bayabas, alam niyo naman po sa atin sa probinsya, nandyan lang sa labas ng bahay natin o sa bakuran ang mga puno ng bayabas at guyabano, di ba? Yan po ang gawin ninyong kape araw-araw. At malaking tulong po ito ang nilagang guyabano at bayabas sa aking katawan kahit man po kay Mister. At marami na po akong tinuruan ng paglalaga ng guyabano at bayabas kasi hindi po talaga maganda sa ating katawan yung laging puro gamot kasi sisirain po yan ang ating kidney. Kaya yan, kung meron po kayong puno ng bayabas at guyabano, kumuha po kayo ng taglilimang dahon. Ako po sa simula ay 5 dahon ng guyabano, 5 dahon ng bayabas. Pero ngayon, kahit ilan na po yan na dahon, hindi ko na po tinitipid ang dahon na yan dahil marami pong bayabas dito sa aming paligid. Yung guyabano naman, meron naman pong guyabano dito po sa aming mga kaibigan at nagsishare naman po talaga sila ng kanilang dahon ng kanilang mga guyabano. Ang isa pang maganda kaibigan na mga dahon, yung dahon po ng abukado, yan. Maganda rin po yan sa mga may diabetes, yung dahon ng abukado. Ilaga lang po yan ang dahon ng abukado. Tapos, yun na, palamigin yung pinaglaga ang tubig at inumin na. Wala pong lasa ito. Napakasarap lang po ang lasa nito. Parang tubig lang na pinasarap. Mas masarap po ang lasa. Yung guyabano po at saka tawag dito, bayabas pag pinagsama. Ang sarap po ng combination ng lasa nila. Yung iba naman, kapag nagkakape, ay nilalagyan nila ng konting kape yung pinaglagaan ng guyabano at saka bayabas. Ayan mga kaibigan, basta tandaan po natin palagi lahat po ng bagay na ito ay pinatubo ng Panginoon para po magamit ng mga tao. Sobrang mahal po ng gamot ngayon. Kaya ako po, mula po nung grabe po yung acid ko na talagang nakakamatay po talaga pala yung acid. Yan, may nagturo po sa akin na laga ka lang ng guyabano at saka bayabas. Matatanggal na yung acid mo. Last po na pinakamatindi na talagang masakit na halos mamatay ka sa sakit ng sikmura mo ay 2019 ko pa yata naranasan yun. At magmula po nung ako ay naglaga na ng guyabano, ay ayan, maayos na po ang ating pakiramdam. Kaya mga kaibigan, siyempre po, doon sa mga may pera, siyempre ayaw nila pong maniwala dyan sa mga dahon-dahon.
kasi siyempre doktor talaga sila, pero sa mga tao na naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, mas pipiliin po natin itong mga dahon na nilikha ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, kapag kayo po ay may nararamdaman, laga lang po ng dahon ng guyabano at saka bayabas. Napakaganda rin po itong antibiotic mga kaibigan. Yan po ang aking ginagamit kapag ako po ay nagkakaroon ng UTI. Kaya wala po ditong overdose, wala pong hindi pwede, buntis o anuman. Eh pwede po ito, kahit nagpa-breastfeed, eh pwede po itong dahon ng guyabano at bayabas na nilaga sa lahat. Bata, matanda, kahit may sakit o wala, ayan po ang guyabano. Tignan po natin itong ating pinainit na paksiw ni Lolo Dudong. Ayan, nasunog na nga. O ayan, okay na yan o. Ayan, kumukulo-kulo pa. Kasi mas masarap po yan yung ano, yung kamyes na tuyong-tuyo. Hindi po ba? Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos dahil umaga na naman at simula na naman ang buhay, simula na naman ang kuratsa, simula na naman ang pagpapala ng Diyos sa buhay nating lahat. Ayan po, patayin ko na po yung ano nga, i-off ko na po yung tawag dito yung apoy kasi okay na po yan ang ating guyabano at bayabas. Atin pong takpan na yan para maluto pa siya. Pansin niyo po yung aking takip, hindi po siya mats. Kasi wala po akong tiyaga maghanap ng takip. Hindi ko po makita kanina pa. Ayan, itong ating paksiw naman, ay takpan na rin natin. Tapos, i-off na rin natin ang apoy niya. Okay na po yan. Ayan, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. At simula na naman po ng ating trabaho sa loob ng bahay. Ako man po ay maraming imisin, maraming linisin. Kaya dyan lang po kayo at dito rin muna ako. At simula na po nating trabahuin ang lahat ng tatrabahuin. Ako po ay gagawin ko din muna ang lahat bago po mag-content. Alam niyo naman po tayo, kailangan po natin magtrabaho sa ating ginagawa sa social media. Yan mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.